Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Naunang hapon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pag lahat. It's me again, Angel Whisper, ang 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po sa inyo ng napaka lakas no, na mensahe mula po kay God, sa Ascended Masters, sa Divine, sa Holy Spirit, kay God, angels, archangels, universe, ancestors, spirit guides, and elementals. Okay, so happy Father's Day po sa mga nanonood po dyan na tatay at nag shoulder as tatay. Alam niyo yon, yung tipong kahit na mother is andito yung, kayo po yung tumatay yung ama sa inyong mga anak. Happy Father's Day to all of you. God bless you. Okay, so yesterday, hindi na po ako nakapag-read. Siyempre po, kailangan po namin i-celebrate yan with the family, yung event po na yan or yung occasion po na yan. And masaya naman po namin na i-celebrate yan with my hubby and with my kids. And I'm so thankful kay God dahil kami ay tuloy-tuloy po na buo pa rin. Ano, kasi talagang dahil nga po sa dami ko pong na ritualan or na ginagamot po, no, na talagang andun po yung nagkaroon po ng mga third party, is andun naman po yung ano, pinupush po natin na maging maayos po ang lahat, no. By God's blessings is maayos at maayos din po yan. Just ang kailangan lang po natin is patient and yung faith, trust is kailangan din po natin. Ano, kailangan po natin paglabanan niya, huwag tayong panghinaan ng loob. Okay? So now, isihingi po tayo ng update. But before that, is gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat po na patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. And syempre po sa mga bago pong nating subscribers. No? Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayo na andyan to support me, sa mga nagpe-pray for my protection. Maraming salamat po. And lahat naman po kayo, lahat po ng konektado po dito is talaga pong well-blessed, and andito po yung talaga pong bibigyan po kayo ng kaliwanagan. No? So just ano lang, lagi nyo lang pong iisipin and be always positive na God is with us. No? But make sure na yung sa taas po, ha, si the Creator of Heaven and Earth. No? And doon po lang tayo lagi mananalangin sa Kanya, sa Diyos Ama na nasa langit. Okay, and kay Jesus Cristo Ama. Okay, so now is ito po ulit yung ating miracle oil, and still paintay na lang po doon sa mga ano, nag-order po ng mga refill, no, since marami na rin po naka-avail nito. So ang highly suggested ko po sa kanila is kumuha na lang po sila ng refill, unless kung gagalagay po nila sa sasakyan, sa store, or kung saan man po nila gusto ipuesto. Pero ito muna po talaga ang bibilhin. Pero pagka talaga po gusto niyo na pong parang gumawa, kung hindi po kayo parang hindi na po kayo mapagod, no, is or parang hindi na rin po magastusan ng talagang bonggang-bongga, is may refill po tayo. Okay? So this is yung talaga pong pangkalahatan, which is talagang pangbaklas. Ito po 'yon. Okay? So lahat po ng sakit, lahat po ng karamdaman niyan is kaya naman pong gamutin. Tiyagaan lang po talaga, at talagang faith pa rin po, no, ang kailangan natin. And the other one is ito nga po yung ating pagpagaan ng buhay, pang positive, ganyan, positive vibes, no, ito with Santo Ninong Hubad po sa loob. So this is very good, no. Ang priority po talaga nito is for business. Especially po yung medyo matumal, no, tumutumal po yung mga ganyan. So ito po, and meron naman po ako ituturo na ways para po kung paano po yung dapat gawin bago po tayo mag-open ng store, as in bago po natin buksan ng store, kailangan po ito muna ang gagamitin. Then pagpasok sa loob, meron pa rin po akong instruction. Okay, so maraming salamat po sa mga patuloy po na nag-a-avail ng mga oils, ng mga miracle oils, and yung pampagaan po ng buhay, and syempre po sa mga amulets. Okay, maraming salamat po. So now is gagamit po tayo nitong card. Yan. So ito po muna yung gagamitin natin card, no. Pero syempre kailangan po muna nating dasalan, ano, para po tayo po ay gabayan at samahan po ng Panginoon Diyos Ama. Again, ito po is more on vision po to, ha. Sa vision ko po to nakita.
Kung ano man po yung magiging resulta ng reading ng results natin is based po to sa vision. Ngayon po is kailangan ko lang po itong i-share sa inyo para for your awareness. Okay? Panginoong Heso Kristo Ama, Panginoong Diyos sa langit, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Ninyo, pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalo, banal na espiritu, ang mga barahang ito para po makapagbigay po ako ng eksaktong mensahe para po sa aking tagapanood, sa mga subscribers ko po, followers at viewers. At ako po yung nananalangin na kami po inyong bigyan ng kaligtasan, ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman na tukso. Bigyan nyo rin po kami ng kagalingan, lalong-lalo na po yung mga karamdaman patungkol po sa spiritual. Gabayan nyo po kami sa araw-araw. Amen. Okay, so wait lang po, magsisindi lang po ako ng isa pang kandila kasi na ano po yun sa mga santo ko. Okay, so let's see. Ay, parang aapaw siya. Okay. Pwede naman sana umapaw. Okay, yan. Kailangan may candle tayo para sa kanila. Sa aking mga baby loves, aking mga gabay. Ayan. Okay. So, let's start. Naku, maano na naman yung kamay ko. Mahihirapan na naman ako magbalasan ito. Madulas po kasi. Okay, so let's start. Kung ano po yung ibababa ng ating, ano po yung first card natin? Ano? Ay, dami. Wait lang po ha. Off ko lang yung AC. Ay, AC. E-fan. Okay, so mag-oil lang po ulit ako para medyo magaan ang ating reading. Okay. Okay. Let's start. Okay, for the first card. Mensahe. Yes, exactly. So, meron tayong mensahe, no? This is a message from the divine, from my vision. So, please listen, okay? So, there's a message for you, collective. No, this is exclusively for you. Okay, so sa mga makaka-resonate po nitong reading is andyan po ang ating description box, which is not sa title. No, pipindutin nyo lang po yung sa dulo-dulo po niyan, may nakalagay na more. More dot 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 dot. Okay, so pindutin nyo po yan, then may lalabas po doon. Ngayon po, sa dulo ulit po noon, may more po ulit, then andun na po yung contact details. Okay? So, wala po tayong rush sa ano sa readings, no? Lagi po tayong may line up. So, kailangan po matyaga po tayo. Pero hindi naman po ako nagtatagal lang 2 to 3 days, no? So, meron naman po tayong slot, no? Depende po sa pakiusap, no? Meron po kasing gusto po is medyo parang gustong atat na magpa-reading. Pero hindi po exactly that day, no? 1 to 2 days pwede ko po kayong pagbigyan. Depende po, okay? So, now is mensahe and now is meron po tayo ditong walang respeto. Okay, so for some of you is andito yung parang binabaliwala ka o parang andito yung sa from the word walang respeto is andito yung parang kang binabastos, no? Siguro sa mga kapaligiran mo, especially, no, andito yung parang sila yung nasusunod or parang alam mo yung against sila lahat sa mga kagustuhan mo. Yung mga tipong ganon, no? Sila yung tipong hindi mo mapasunod yung mga ganon. May katigasan ng ulo and at the same time, bukod doon, hindi na nga sumusunod, andun pa yung patalikod or paharap, isang doon yung nakakarinig ka ng hindi magaganda sa kanila. Naku, delikado itong taong to, kung sino man to collective. Delikado to, promise. Okay, so we have Archangel Michael, no, na nag-guide sa'yo and talagang pinoprotektahan ka nito ng bonggang-bongga. Okay? So, no fear kasi Archangel is there to protect you, no? Okay. And now, isan dito talaga yung nilalaso ng isip mo, no? For sure, for some of you, no, isan dito yung parang praning. Na wala ka naman dapat isipin, wala ka naman dapat ipag-alala, wala ka naman dapat ikatakot, pero andito yung sige ang ano ang bato sa isip mo, sige ang pasok sa isip mo na kung ano-ano na ikinapaparanoid mo na.
na parang ang dami mong bintang, ang dami mong sinasabi, pero wala namang katotohanan. It's just because meron na naman taong umaatake sa iyo na nilalason lang naman ang isip mo. Maybe may mga pinadadalang, maybe it's a palipadhangin, maybe may pinapadala rin na tao, oh, I mean, demonic entities, or mga nilalang na maybe. Kayo po mga healers, kami po na mga healers is may mga gabay, and for sure, sila din meron din. So, nandito yung alam nyo yung tipo nagpapalipadhangin sila, or kung ano-ano yung mga sinesend sa inyo na mga mensahe, which is dito yung hindi mo naman dapat to iniisip, no, or dapat hindi rin to pumasok sa isip mo, pero pilit nilang nilalaso ng utak po, Mary Joseph. Pero alam niyo yung mga ganyan, hindi naman magtatagumpay yan. As long as kay God kayo tumatawag, as long as kay God kayo nagtatanong, then alam niyo, bibigyan din kayo ng right answer, no, ni God. So, no worries, okay? So, we also have the infinity Dios. So, for some of you na parang andito sa point na nilalaso ng utak nyo, nagpapaka-paranoid, I mean, napaparanoid na kayo kung ano-ano na pumapasok, no? Andun yung, for some of you, is andito parang gusto nyo ng lumayas, gusto nyo ng hiwalayan, gusto nyo ng umalis, or gusto nyo ng isara ang business, gusto nyo ng tumigil sa mission ninyo, yung mga ganyan, it's just because talaga meron lang bumubulong sa inyo. So, wag, etong infinity Dios mismo po, no, for me, no, sa akin po kasi, ang talagang gabay po nito is mismong ang creator, which is si God, the Almighty God. Okay, so this one is really, really need mo, as in kailangan mo to, no, para for healing purposes, no, para magkaroon ka ng kaliwanagan, okay, and hindi ka tamaan itong mga paglalason ng ano, paglaso ng isip mo, okay. So we have also the portal here. So medyo aware kayo dapat dito sa portal na to, no, kasi dito pumapasok tong walang respetong gabay ng kalaban, no, or spirit, no, from sa ibang lugar o sa ibang kalaban. I mean, sa kalaban, no? So, nakakapasok sila. So, all you have to do is, ang kailangan nyo po dito talaga, no, is insensuhan yung mga mirrors, picture frames, cellphone, lahat po ng may mirror. Lagyan nyo po ng, I mean, bintana, pinto, insensuhan nyo po yan, padaanan nyo po ng insenso yan. Diyan po sila lumulusot. Meron po silang lagusan dyan sa bahay ninyo. Kaya po yan nakakapasok ng palihim. And yung mga iyan is nagiging impostor, no, na nagpapanggap na isa sa mga gabay nyo, kaya itong mga gabay nyo, hindi nila na alam nila, kasama nila yan. Okay? So, kailangan aware kayo dyan, ha? Kaya kailangan talaga pong necessary po talaga yan. As in, gawin nyo pong habit yung pag-iinsenso. Hindi lang po yung masumpungan ninyo. Hindi po yung malalana sa kalang po kayo mag-iinsenso. Okay? Okay, so, ay! Okay, so two cards ang tumalon. Okay, so let's see kung ano itong two cards sa tumalon. Charan! Devotion, umpisahan mo na. Okay? So, kailangan mong umpisahan ng devotion. Okay? So, ano ba yung devotion na yan? No? So, yan is mag-umpisa kayo sa Ama namin na Baginoong Maria, luwalhati at sumasampalataya. And intentions nyo na po. Okay? So, maybe this duwending pulang na ito is parang keep on pushing you, no? Isa rin siya tumutulong sa'yo. Again, ang duwending pula po eh hindi po yan masama. Okay? Pero yung iba po kasi sinasabi nilang salbahe ang pula. No. Tahimik po sila. Stricto, oo. Disiplinado, oo. Pero hindi po sila masama. Okay? Hindi po sila masama. Okay, so ito pong duwending pula, parang siya rin po is isa sa mga nagpo-push sa inyo na kailangan nyo na pong magdebosyon or kailangan nyo pong magdasal. Para po, actually yan po is way din, lalo na kung maghahawak po kayo ng Infinito Dios or Angel Michael na mga medallions, no, is kailangan nyo po talaga ng devotion. Hindi rin po kayo kung interesado, kung talagang gigil na gigil kayo gumamit ng mga Latin na salita, kailangan nyo pa rin po magdevotion. At hindi lang po yun, bago po kayo gumamit ng mga ganyang salita, mga Latin, mga banal na at buhay na salita ng Diyos, is ang kailangan nyo rin po dyan is marami. Marami pa po kayong dapat kainin na dasal. Like poder, balabal, bakod, baluti. Kailangan nyo po yan. Devotion at saka po yun, no? Bago po kayo mag-Latin. Para po, hindi po kayo, alam nyo yun, hindi po maging mabigat ang buhay. Hindi po maging mabigat ang pasok ng, alam nyo yun, swerte. And andito yung, may proseso po kasi talaga yan. Hindi po banat ang banat. Hindi po yung porque akala nyo,
okay na yon, na pagka kayo nakabili ng medallion, since makikita nyo yan sa mga sellers, no, na meron talaga nakalakip na mga Latin prayers. But don't be sure na ito is tama. Okay? And make sure din na talaga na consagra at na yung medallions, no, na ano ba to, na blessed, okay, or ritualized. Okay, so let's see, ang dami, wait lang, what else? Okay, so now is yes, oh, see, you really need a medallion, diba? Kailangan mo talaga ng medallion. Kung sino naman po to sa inyo, no, pwede po kayong mag-inquire sa akin through chat, sa WhatsApp po. Again, WhatsApp lang po tayo. Wala po tayong what's this, Messenger or any apps. Wala po. Teka lang po, ah. Ang dami bumababa. Parang namiss ako ng baraha ko. Parang gusto niya magdadadaldal ako. So, parang gusto niya magkwento ako ng magkwento. Ganun. Okay, so let's see. Yun. Okay, so three cards. This one is pinakamamahal ka. Yes. Okay. Kung is, ito man is person mo, pinakamamahal ka, and even God and even mga guides mo is pinakamamahal ka. Marami nagmamahal sa'yo. Hindi lang ang person mo, hindi lang ang partner mo, kundi pati mga guides mo is mahal na mahal ka. Lalo-lalo na si God. Okay? So, patuloy mo lang yung matuwid na mga gawain mo para lalo kang kalugdan ng mga ito. Para alam niyo yon, happy lang, okay? So meron ka rin nasagi, no? For some of you siguro merong mga body pains, merong mga rashes, mga ganyan, no? Or mga small ang tawag doon, mga bootleg, no, na may tubig-tubig, no, for some of you. So may nasagi ka, ito is hindi naman po pangkalahatan, for some of you lang talaga, no, na kung meron po kayo mga ganyan, visit po na kayo sa mga healers. Okay? So still, andito pa rin po yung focus ka sa visions mo, kasi yung visions mo is talagang, ito lang ang ibig sabihin lang po niyan. Pag kayo po ay napasok po ng vision, na may nakapasok na po na vision sa inyo, you are direct communicating to God, no, na siya mismo is nagbibigay sa inyo ng mensahe, and also the universe, para maging aware ka sa araw-araw. Just like me, na nagsisend po sa akin ng message si God through vision, so ako po ay naghahatid lang po sa inyo for your awareness, no. Ano to? Maingay! Ay, putik. Okay, may maingay. Okay, so ito is one of parang alam mo ayaw nila. Okay? Kung meron po kayong mga sa mga bahay po ninyo, kung meron, kung dati po is pwede kayong magpapasok ng kung sino-sino, na pwede po kayong mag-entertain ng kahit na sinong bisita. Ngayon po hindi. Lalo na po to sa mga healers. Kasi po sagrado na po ang lugar ninyo, sagrado na po ang bahay ninyo. So limitado na po ang pagpasok dito, no? Kumbaga wala na rin po itong pinagkaiba, parang simbahan. Kasi kung araw-araw po kayo nagdadasal, so andyan din po yung mga guides nyo na sinasamahan din kayo sa prayer time nyo. So ang bahay po ninyo is solemn na rin, sagrado na rin po yan. So hindi po kayo po pwedeng magpahataw-hataw ngayon dyan sa bahay, no? Unless andun po yung magpapaalam din po kayo sa mga guides ninyo, kay God, kung po pwede, allow to mga ito na pumasok dito, etc. Yung mga ganun, no? Kailangan po yan. Okay? Kasi sign of parang yan din is sinasabi ng card na walang respect. Okay? So, kailangan dyan is, kailangan dyan na mag-ask din tayo ng permission. Kahit na bahay natin yan. No? Kasi bahay na rin po nila yan. Bahay na rin po ng mga guides natin yan. Dyan sila nakatira eh. Diba? Okay. And now we have the gayuma. My goodness. May gayuma na naman ba? Pasok? Meron na naman ba dito ang mga nakaka-ano nito, experience nito? Bakit may gayuma? Baklas na ba to o meron na naman bago? So, ano ba yan? About saan yan? Bago to. Ito is sa mangilan-ngilan lang po, ha? Hindi po to sa mga pagkalahatan again. Kung sino lang po makaka-resonate. Oh, okay. So, this is 8 years ago. So, itong gayuma na to is 8 years ago nang nagaganap. So napakatagal na po nito. Sino po sa inyo to? No, tong love spell na to is napakatagal na. Ano pong meron diyan? So kamusta na po kayo ngayon?
Tagal na po to, ha. Siguro for some of you is hiwalay na. Hiwalay na to, pero still may karga pa rin po siya. No? Okay, so since ito is 8 years ago na, no? So andito na talaga yung nag-umpisa ka na sa pagbangon mo, or parang ito na yung naka-move on ka. Eh talaga naman kailangan mo na mag-move on. Kasi ito na yung time na para i-let go mo na ang lahat. I-let go, let God mo na ang lahat. Kasi matagal ka na naburo sa ganyang sitwasyon. No? Matagal ka na na-stuck sa ganyang sitwasyon na parang wala ka na ibang inisip kundi babawi itong person mo. So ang gawin mo na lang po dito is mag-focus ka again. Nandiyan yung focus ka sa visions, focus ka sa mission. Okay? So ang kailangan nyo lang po dito talaga is umpisahan nyo na. No? Umpisahan nyo na yung pagbangon. No? Kasi ano to eh, naging cause din to ng low energy ninyo. No? Yung gayuman na yan na 8 years ago na naganap sa inyo dahil sa person mo na nawala. No? And siguro that year, hindi ka pa naniniwala na, na magagamot yan, o hindi ka naniniwala na may karga itong person mo. That's why hinayaan mo lang. So lately mo na lang nalaman na ito pala is under love spell or gayuma. No? So huli na ang lahat. So now is sinasabi sa'yo ng card or ni ng Holy Spirit na it's time for you to move forward. No? To let go. Let go, let God. Okay? And sa pamamagitan niya, ano, kung ili-let go, let God mo na siya, and umpisahan mong bumangon, no, is mapapasayo na ang kagustuhan mo. Okay? So, mapapasayo na ang mga kagustuhan mo. Okay? So, lahat ang minamanifest mo, lahat ng mga gusto mo sa buhay, no, is ito na yung start. Ito na yung dito na mag-start ng lahat. No, ano to? Kaliwanagan, no, contentment, joy, yan, nandiyan na yan. Okay? So, anong meron dito sa likod bahay na ito? May tumalsik po kasi. Likod bahay ang nakalagay. So, let's see. Bago ko po damputin yan. Tingnan natin kung ano ba ang meron sa likod bahay mo. Okay, ito muna. Okay. So, we have the likod bahay. So, likod bahay. Wow. So, ang likod bahay mo is selyado. So, ibig sabihin po dito, no, itong, ito pong likod bahay ninyo, no, syempre, nakakapaglabas-masok din po kayo dyan. Pero as much as possible, parang ang gusto rin po ng mga guides niyo is isealed nyo po yan. Nawala rin po basta-basta kung sino-sino makakapasok sa likod ng bahay. Maybe dito ka nagpapapasok ng mga visitors, no? Hindi dito sa main door, mga ganon. No? So, ito is isa rin to sa gusto ng mga guides mo na. Kasi, andito yung pinoprotektahan nila, yung likod bahay mo. But andito naman yung siguro ibang kasama mo sa bahay na talaga ito rin yung way para makalusot, like siguro mga friends or other relatives ninyo dito lang pumapasok, pero ayaw din ng mga gabay mo. Okay, so this is a sealed, no, sealed yung likod bahay mo and no message. Okay, so let's see. Sapi. See, may sapi. Okay, so sinasabi dito na, parang actually ayaw talaga nila, no, ng mga guides mo na mayroong pumapasok talaga sa inyo. Gusto niya maging, gusto nila na maging sagrado yung bahay mo. But andito talaga yung meron talagang pagkakataon na hindi talaga may iwasan, no? But andito ngayon yung minsan, no, out of your awareness, no, is hindi nyo nalalaman na merong sinasapian dun, no? Pero hindi naman to bad spirits, no? Hindi to bad elementals, no? No, ito is, alam nyo yon, parang, kaso hindi nyo nahahalata, no? Malalaman nyo lang po yan pag merong isang hyper, merong isang biglang iinit ang ulo, biglang may ganito, no? Yung hindi siya. So, meaning po nun meron. And if you are a healer or bago ka lang, mararamdaman mo yan, pero kailangan mo siyang bugahan ng orasyon. Para umalas. Para lang umalis. Paalisin mo muna. No? Yan yung mga kailangan nyo pakiramdaman sa bahay. Okay? Okay, so for... Eh, wala na naman laman. Okay, last card po tayo dito sa oracle card na to. Okay, crystals. Ang daming bumaba. Wait lang. Okay, so we have crystals. So, kailangan mo ng crystals, no? Especially yung green.
no, verde, no, crystals na verde. Okay? So ano ba 'yon? Ang ano ba yung mga crystals na green, no? So 'yun po yung kailangan na kailangan niyo ngayon, no? Para ay siguro ito is ano, makakatulong sa inyo for maging ano to, maging pagbangon, no, sa buhay, pagbangon sa hirap, ganun. Okay, marami pong ano ang crystals eh, kasi healing, pang-heal din po siya. Nga lang po, hindi ako nag-focus talaga dyan. Ang ano ko lang po talaga gamit na gamit ko sa crystals is ang ano to, black tourmaline. Yan lang po talaga ang ginagamit ko. Okay? So we have the Knight of Pentacles, which is dito yung sinasabi na there's a lots of surprises, lots of parang unexpected, no, surprises or incomes na darating po sa inyo, no? So andito man yung parang aside doon, no, sa reading, sa sinabi ko na yon, ano, is andito rin po yung merong mag-visit sa inyo aside doon sa mga surprises, ganyan ganyan, ano, is meron ding parang alam mo yon, lalapitan kayo, no, especially po to sa mga healers, no, or mga tarot readers or kung sino man po sa inyo, kahit hindi po sa mundo ng spiritual, is nandito po yung meron po kayong mga visitors, no, na maybe mayroong utang na loob sa inyo na hindi nyo po inaasahan na bibisitahin po kayo, pero may mga dalang special gifts or meron sila mga surprises for you as parang Thanksgiving. Okay? Expect nyo yan. Okay, so what else? Ang dami naman ito. Okay, so what else? Okay, so next is, oh, Six of Pentacles. Puro Pentacles! Wow, ang ganda. Still, no, talagang alam mo yung mangyayari sa'yo is andito talaga yung masyashock ka na ma-amaze ka na, wow, talaga ba? Totoo ba to? Yung mga ganun, parang lahat is unbelievable. Lahat is impossible na iniisip mo na hindi mangyayari, pero mangyayari. There's a lot of surprises na darating sa'yo unexpectedly talaga, as in bonggang-bongga. Wow, nice, good yun ha. And this is overflowing and this is continuously na mangyayari sa life ninyo. Ang bongga dun, gusto ko yun, no? Talagang andito yung parang expect mo na, no, na may mga darating, pero wag naman yung sobra-sobra na parang ayaw mo nang kumilos dahil alam mo sa sarili mo na may darating na mga blessings or rewards from God. No. Ito is kailangan mo pa rin paghirapan. Kailangan mo pa rin magbanat ng buto dito, pero ito kasi sinasabi ko na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Na kinakikita niya na papagod ka na, yung dedication mo, is nandito sa mission mo. So, in return, ang bibigay sa'yo ni God is talagang deserve mo more than you deserve. Ang ibibigay niya sa'yo. Diba? Yun. Okay. Okay, so what else? Wow, mayroon na naman. My goodness. Alam mo, ay, my goodness. Alam mo yung dito, kung ito is ididikit ko siya sa mga may relationship muna tayo, ha? Iisa-isahin natin. Kung sa relationship ko to, ididikit, no? Or sa partner mo, or sa person mo, no? Ito yung parang ikakasi, alam mo yung maybe for some of you, no, is hindi naman to showy yung person mo, but this time is andito yung masyashaka kasi ang daming changes sa kanya, lots of changes na talaga ika-amaze mo, na talagang thankful ka kay God kasi ang daming nagbago sa kanya, literally, no? Hindi lang yon. Again, parang din tong first card, no, na talaga andito yung meron kang mga gifts, puro gifts to eh. Puro gifts, my goodness. And now we have the Four of Cups. No, na talagang andito yung gusto ni God, na gusto niya kasi is yung nare-relax ka. Yung wala ka nang iniisip. Totally. No, pero tao po kasi tayo. Pero yun yung goal ni God sa'yo. Since ikaw may goal ka, may mission ka, si God may mission din sa'yo. Na parang ang gusto niya dito is nakaupo ka na lang, panood-nood ng TV, pakanta-kanta, yung mga tipong ganun. But syempre, tao po tayo, kailangan po natin kumilos para, syempre, mag-earn. Diba? Magkaroon tayo ng income, na ganyan. So, kaya si God, dodoblehin niya yan, titriplehin niya yan. Ganda ng card mo, bebe. Okay, so we have the Seven of Swords. So, yes, no, diretso mo lang yung pagiging creative mo, yung
mga bright ideas mo, i-share mo sa iba, or tuloy-tuloy mo lang, no, yung pagiging masipag mo and dedicated mo sa kung ano man ang ginagawa mo. Especially kung it is about your mission. Okay? So, let's see kung meron pa. Ayaw nila ako patigilin. Wait lang po. Okay, so for the last card, pwede na po ba ako mag-last card? Pwede na po ba? Okay, pwede na. King of Swords. Okay. So, now is talagang meron dito. Maybe meron kayo dito isang pasyente na naka-wheelchair, no? King of Swords. Especially sa mga healers, no? So, this is sinasabi dito na magkakaroon kayo ng magandang magandang outcome, no? As in, mapapagaling mo rin ito. Okay? Yes. Yes! Here! Yes, so we have the stars, no? The answer is talagang yes, no? Kasi talagang mapapaayos mo siya, mapapagaan mo yung buhay niya ulit. Maybe kung ito is naka-wheelchair, for sure hindi na makalakad to. So ito is magkakaroon siya ng chance, no? Malaking chance na makakalakad siya. Because he or she believes in God and sa'yo din, no? So malaking tulong talaga yung faith, no? Malaking tulong talaga. And kung ibe-base ko naman itong the stars mo na to, dito sa mga pentacles mo na to, no, is talagang andito yung growth, no, when it comes to your finances. Okay, and you we have the Fool and the Knight of Wands. Okay, so now is dito sa the Fool and Knight of Wands, no, is sinasabi lang naman dyan na kumbaga, andito yung, since nasa right path ka, no, pero andito yung pilit ka nilang nililigaw. Kanina nga, meron tayong card na nilalaso ng isip mo. So, isang puntos yun. So, isang way nila yon para ikaw ay lumihis. But, you're a fighter, you're a warrior, so, hindi sila magaganap. Hindi mangyayari yan. Okay? So, all you have to do here is to, alam nyo yun, stick kayo kay God, keep on praying, ito ay malusaw. Okay? Again, lagi ko naman binibilin sa inyo to. Pagka kayo po ay nakakaramdam na po ng sakit espiritual, huwag nyo na pong patagalin. Huwag nyo na pong paabutin ng taon. Huwag nyo na pong paabutin ng mga 3 years, 2 years, no? Even 1 year. Kasi po, ano yan, nanunuot din po yan sa mga cells natin, sa mga nerves. No? Huwag nyo na pong palalain. As long as alam nyo pong meron, pacheck up po ba kagad kayo sa doktor? Kung wala pong makita sa doktor, then that's the time. Kailangan nyo na pong pumunta ng healer. Okay? Ganun lang po. Okay, so let's see for our last deck. Wala po tayong 3 cards dito. Kung ano po ang meron. But, to make this a reading short is, andito yung talagang ang dami mong surprises this month. And maybe more for the month of July. Marami pa. Okay? So, there's a lots of surprises. Pero lahat naman is positive. Okay? Positive, positive, positive. And we have cycles. Yes. Faith, karma, something ending. Something beginning. Yes. So now, isang dito talaga yung umiikot lang naman po talaga ang mundo. Kung noon tinatapak-tapakan ka, noon wala ka. Now, is this is your time to shine. Diba? This is your time. And kung sino man yung humahamak sa'yo noon, sino man yung bumapatiko sa'yo, sino man yung minamaliit ka, mga ganyan, ano, sinisiraan ka now, babalik lang po sa kanila yan. Okay? Good karma for you, bad karma for them. Ganun lang po yun. And it's time for you to move on. Okay? Just move on, ano? So, parang, for you, no, is parang, dead man na lang ang lahat. No? Let go, let God mo na lang ang lahat. Ano lang, duloy mo lang kung ano yung mission mo, kung ano yung task mo, kung ano yung binigay sa'yo ni God, then do it. Okay? And now, this is for our air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, so kuha po tayo ng isa. Again, this is ano ha, this is for all zodiacs, no? Collective reading po to. May lumalabas lang po na ganun. So, maybe this reading, no, is talagang parang akmang-akma lang, no? Kay Libra, Gemini, and Aquarius. And also, we have the patience, no? Just a few more months, good things come to those who wait. Yes! Huwag po tayong atat, okay? Huwag po tayong atat, huwag po tayong atat, huwag po tayong atat. Okay, kasi lahat po yan is nakaplano na naman po yan. Ngayon po, kung nakikita po ni God na maganda po yung takbo at maganda po yung paano nyo ginagawa, yung mga rewards na binibigay po sa inyo, then, syempre po, andito po yung tuloy-tuloy niya po kayong bibigyan ng blessings. No? Pero kung ito po is parang, inaabuso nyo po, no? Sorry.
Okay, so ang kailangan niyo lang po dito is make sure po na may napupuntahan, kasi parang kayo po yung way ni God na hindi naman niya maibigay po to sa mga tao talaga nangangailangan isa-isa. So kayo po yung way niya para po maabutan mo yung mga taong nangangailangan na gusto niyang bigyan. No? So hopefully through you is maisakatuparan yun. Yan lang po. Okay? So yan po kung sino po man ang nakaka-resonate at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and paki-like and share, and click nyo rin po yung notification bell para updated po tayo lagi sa ating reading. Okay? So now is a healing session na po tayo. Just bow your heads. Okay, so maraming salamat po and God bless. Bye!